Good morning, guys. Kaka-uwi ko lang. Thursday, well, Friday morning na ngayon. Wala kaming OT. Tapos na yung maliligayang oras ng OT. Wala na yan. Nag-expect para muna ako kanina. Tapos biglang sinabi na wala na. Bago pa lang mag-lunch, iniisip ko na kung ano yung merienda ko. Which is, ito sana. Gourmet onion na cracker. Masarap to. Mura lang ito, guys. Pero ang sarap niya. Ilan yung laman nito sa loob? Lima. Limang pirasang biskuit. Tapos yung kokwa dun sa kaisya na nabibili sa vendo. Sa vending machine. Yeah. Tapos biglang bago mag-lunch yun, na inisip ko na yung kakainin ko mamaya. Kapag may OT kami. Tapos sinabi, bago mag-lunch, wala daw OT. So, medyo nasad ako ng kalahat ng half-half. Nasad ako ng half-half kasi expected ko may OT. Ewan ko. Ganyan naman kasi dito, hindi unpredictable. Hindi mo maano kung may OT o wala. Kaya habang meron, OT lang ang OT. Ang tagal na to, halos kahapon ko lang naalalang kainin kasi wala na akong mabaon and ayokong kumain ng mga chocolate. Pero kanina may chocolate ako yung binigay ni Umi kong tumbler at saka cases. Pero ito, kaya ito na hindi nalako kasi wala na akong maisip na babaonin. Ngayon, nung natikman ko, naalala ko nga pala, masarap pala siya ngayon. Parang obsessed na ako sa kanya. Kanina ko pa siya nalalasan sa bibig ko. Tapos nga pala, guys, tumataas yung cases ng corona dito. Hindi ko sure if Omicron variants yung mga yun. Pero, yeah. Nung isang araw, sabi ni Papa, 25,000 din daw ang meron sa buong Japan. Oh my gosh, ang dami nun. Nung nakaraan kasi halos wala ng 1,000 sa buong Japan. Wala na ngayon ang 500, tapos biglang nag-holiday kasi, diba? Tapos di naiwasan, nag-alis-alis siguro yung mga tao. Tapos talaga siguro nakakahawa yung Omicron, kaya... Yeah, tapos ngayon, sabi ng family friend namin sa Facebook, nagtatrabaho siya sa ospital, ang dami daw bata. Dati-rati, diba sabi nila, hindi nahawa yung bata. Safe yung bata, kumbaga, mas madaling mahawa yung mga kasing edaran na ko, 20s pataas. Basta yung mga bata daw. Pero ngayon, ang dami daw sa ospital. So, ingat tayo, guys. Hanggat maaari, sa bahay lang. Or if lalabas man, siguro wag na lang sa mga crowded places masyado. Ngayon ang balita, yung Omicron. Sana nga matapos na para mag-back to normal. And feeling ko, kanina pala sinabi sa trabaho namin, yung company na sinusuplayan namin, yung trabaho namin is hindi gumagawa ngayon. And feeling ko meron yung dahil sa corona. Kasi, syempre, pag wala silang tao, sino yung gagawa ng mga trabaho nila, diba? So, yeah. So, apektado pa rin talaga lahat. Pero at least hindi kagaya dati nung first na corona na, na as in, huminto talaga lahat ng trabaho. Halos walang import, walang export, ganyan-ganyan. Ngayon, slowly, parang naging normal na sana ang problema. Wala, at pa rin, paulit-ulit, pabalik-balik, magiging okay for a few weeks, tapos yun na naman, mas lalala, tapos okay na naman, tapos lalala. Ang masakit, hindi pa tapos yung pinaka-corona, merong, diba marami pang variant yan, variant nga ba tawag? Tapos itong Omicron, latest lang yan, yung pangatlong variant na yata yan, yung Omicron. Tapos yung nakaraan, influenza, tsaka corona, pag pinagsama, may tawag din sila. Ay, pa yan. Ulam pala namin. Sobrang excited din ako kumain kanina ng tanghali kasi favorite yung ulam namin. Tada! Ito mo ba? Kalderetang manok. Favorite ko yan. Lalo na yung luto ni mama ko. Minatrata ako sa baw. Hindi ko tinitatapin. Kukuha lang ako dito. Tapos iinitin ko sa microwave. Sinuwa lang. Hotdog lang yung kanay. Tsaka, extra masarap pala to kasi, tender juicy hotdog yung nilagay ni mama. Nakabili kami isa kay Ate Jenaline sa bahay Kubo. Nung nakaroon pa namin inuulam, hindi ito naka-pull vlog. Kasi dati pag nagkakagdara ta si mama, dahil wala namang pure foods hotdog dito, pahirapan kumuha. Okay lang kahit yung hotdog lang dito sa Japan.
Kasi ako hindi naman ako masyado sa hotdog. Dito ko na lang din ano para hindi isang hugasin na lang. Hugas ako today dahil tangy lang ako. Pero nung ano, may OT ako, wala akong ginagawa dito sa bahay talaga. Sarili ko lang yung inaasikaso ko. Well, si mama pa rin nag-aanda ng pagkain and everything ko eh. Kaya, ano, ngayong tangy tayo, wala rin OT. Isipan ko na namang magkulay ng buhok na black. I don't know why. Hindi ko alam. Hindi ko kasi alam kasi parang gusto kong magpareban. Or siguro hayaan ko na lang itong kulay ng buhok ko. Magpapatreatment na lang ako palagi. Tapos kulay na lang ako ng kulay. Kasi sabi ni Tita Lynn yung treatment daw. Nakaka-straight din daw ng buhok kahit papano. Kasi masisira din ng buhok diba pag laging nire-reband in straight. Kaya I don't know. Feeling ko gusto ko na naman ng black. Eh kasi pag humahaba yung buhok, kulay ganun, kulay. Haba kayo ko ilang buwan naman ako bago magkulay. Pero pag ganyan na hindi bagong ligo, ang ganda ng ma-desente yung tsura ng buhok ko. Pero kapag bagong ligo, hindi na healthy din kasi yung buhok ko ba? Ang ano na niya. Kaya gusto ko i-black na lang tapos alagaan na lang ng treatment. Ang gamit niya papa nandiyan natin. Naka-prepare din. Tapos, ang dami na rin baon. Ako, nag-vlog ba ako kahapon gumawa si mama ng macaroni salad? Ang sarap-sarap. Kanina ko pa iniisip. Gusto ko noon. Tapos, napasobrang init. Ito naman nung ganyang mainit sa kamay. Iirita ako. Ayoko yung masasaktan. Mentalist yung pinapanood ko. Season 1, episode 6, isa yung sa favorite episodes ko. Diba pag kumakain, inom din kayo agad ng, umiinom agad kayo ng tubig. Ako kasi parang nanginom muna. Kaya umiinom ako ng tubig. Alam niyo ba? Parang sarosa. Ay, parang sabaw. Maghahatid kay Noma today kasi nahihilo si mama. Magwo-walking ako kasi ayaw niya magpahatid ng car. Pero mamaya susunduin ka namin ha. Lamig guys. Naka-ano ko? Naka-boots. Buti na lang makapalitan jacket na to. Doble-doble yung suot ko. Lamig dahil? Nasinsin ko. Ano? Nasinsin ko. Yeah. Hindi ako nagdala ng gloves. Isusuksok ko na lang dito sa bulsa. Mga 40 minutes na walk back and forth. Yeah. So, imi-meet muna namin yung classmates niya kasi sabay-sabay silang naglalakad by group. Hindi ko alam kung maririnig niyo ako. Kasi earphone ko naglola ko. So, pauwi na ako. Oh my goodness. Hindi masyadong malamig kasi naglalakad. Yeah, pero yung mask ko, basang-basa. Kasi nagmo-moist. Ilang beses, dalawa, tatlong beses ko nang tinanggal para ipunas sa pants ko. Kasi basa.
Tapos yung pilik mo, tako, kita niyo ba? Basa. Basa yung pilik mo, tako, nakakaloka. So, yeah. Teka nga. Gal ko na lang yung earphone ko kasi baka walang audio. So, ito na naman ako, vlog, pero edit. Well, tomorrow na lang mag-edit siguro. Kinausap ko pa kasi yung teacher ni Noah dahil susunduin namin siya mamaya dahil hindi kaya ni mamang magbalik, maglakad back and forth. Namumulente yun ako. Pagod na. Hindi kaya ni mamang maglakad back and forth kasi sobrang nahihilo siya. Masakit ang ulo niya. Kaya susunduin na lang namin. So, nagpaalam pa rin sa teacher kasi dito, pag uwian guys, pumipila pa sila dun sa may field nila kasi aantayin nila yung mga kagrupo nilang umuwi. Yeah, kaya ayun, safe naman pala yung nilalakaran nila Noah kasi hindi na sila sa more on, hindi na sila sa sidewalk. Uy. Nandito sila sa parang ganito. Lakaran lang talaga from sa amin. Doon na lang sila sa kanto doon. Dadaan sa pinaka sidewalk talaga na nasa main road. At least safe. Tsaka usually yun, may nagpapatawid. Hindi ko na na-vlog guys kasi baka magalit yung mga tao pag binavlog sila. So, ayun. Okay naman pala. Kaya lang, ang bilis nila maglakad. Aral na aral kasi mga hapon maglakad. Kasi yan, grade 1 pa lang guys. Imagine, 7 years old ka. Rain or shine, maglalakad ka. Dati, mahigpit talaga na hindi pwedeng ihatid sundo yung mga bata. Pero ngayon, sabi nila mama, pwede naman daw magsabi sa teacher. Pero hindi siguro everyday kasi makakatulong din sa bata kung makakasalumuha yung mga schoolmates. Diba? Experience din. Kaya, yun lang, susunduin lang namin mamaya kasi nga, masama yung pakiramdam na yung mama. Tapos ngayon, hinahatid sundo pa ni ni mama si Noah kasi nga, hindi pa naman sanay si Noah. Pero meron naman silang kasama. May grade 6 nga silang kasama yung pinaka nasa unahan kanina. So, okay naman. Tsaka everyday kasi may kinakausap pa yung sensei. Kaya maigi na rin na samahan muna ni mama. So, ang weird pala nung isura ng bossy ko. Tapos, akala nung sensei, nung teacher ni Noah, ako si mama. Kung hindi ko pa sinabing, ako yung ate ni Noah na nag-ano ko. Ano bang sa Tagalog yun? Yung Yoroshiku, yung parang nice to meet you, parang makikipake, parang, basta parang ganon. Yeah. Sabi niya, hindi niya daw alam na hindi ako yung Onesa. Akala nila si mama kasi yung mata. Siguro yung sa salita. Nung nagsalita ako, sabi niya, ah, sabi niya. Yeah. Malapit naman ako sa bahay. So, hindi ko ngayon alam kung maliligo akong now ng ulo or mamaya na lang kasi susundo pa nga kay Noah. Inaantok na din kasi ako, guys. Yeah. Wow. Ano ah, do yung skin natin ah. Sino ka dyan, girl? Oh. Nag-picture pa talaga. Tapos tomorrow, dapat, check ako na sa inyo. Dapat pupunta kami kay Tita Lynn. Hindi na matutuloy kasi grabe yung corona daw kagabi, kahapon. 46,000 mahigit buong Japan. Oh my gosh. Ang dami. Kaya sabi ni Papa, nag-usapan daw nila ni Mama kagabi, nakita din ni Noah niya sa news na marami nga. Eh si Noah, alam niyo naman, sasabihin ko na rin sa inyo. Wait lang. Oops, wala. Ito guys, masabi ko lang. Diyan, tapunan ng mga lata, ganyan, nakasegregate pa yan. Tapos tatanggalin mo din yung mga label, ayan. May araw ng tapon guys, nakaschedule siya kung kailan kayo magtatapon. Hindi pwedeng, ano yan, nawawala rin yung mga lalagyan dyan kung hindi araw ng tapunan. Ang mali ko, hindi ako nagdalawa ng panyo. Hindi ako prepared. Basang-basa yung pilikmat ako. Anyway,
sinawa kasi once na sinabi mong alis, hindi ka na, ano na yan, tanda-tanda niya na yan, gusto niya anong oras, uuwi, anong oras aalis, ganyan, ganyan. Pero kagabi, dahil napanood nila yung news na ang daming corona, nung sinabi nila mamang hindi pupunta, hindi naman siya nagalit. Kasi nga, siya rin nagsabi na ang dami. Sa Tochigi nga no, kanina pagkagising na sa akin, sabi niya, hindi daw kami, hindi daw kami pupunta kay Tita Lynn kasi daw, marami daw corona, 400 something. Which is sa Tochigi lang yun, guys. Kaya sabi niya, hindi daw pupunta kasi marami ng virus. Yeah, buti na lang, maintindihan ni Noah. Kasi dami din virus, guys. Siguro nga, sabi nga nila mama, parang, ano na siya, kasama na sa, parang influenza. Kasi dito pag winter, normal na influenza. Siguro parang ganun na lang din talaga yung coronavirus. Magiging ganun na lang eventually. Yeah. Eh, pero hopefully sana, makontrol. Para, hindi naman nakakatakot kasi. Tapos naapektuhan din yung mga work. Yeah. So, yun. Ganun ang ilaw, wait lang.